What's up and welcome back sa akin channel mga ka-teammate. Nagsimula na nga ang play-in tournament sa pagitan ng Los Angeles Lakers kontra Minnesota Timberwolves. Alam nyo, dominant sana ang start ng Wolves hanggang second half, kung hindi lang naghalo ang pagod at frustration sa isa't isa. Una, bakit napagod? Short-handed kasi ang Timberwolves sa pagkawala ni na Rudy Gobert at Jalen McDaniels na ininda ng Wolves bandang dulo ng laban. Kumayod naman si Anthony Edwards, kaso may kasama ng swerte ang Lakers sa fourth quarter. Hanggang sa nadala pa nga nila ang game hanggang overtime. Pero grabe yung tatlong ice cold free throws ni Mike Conley. Life and death. Ang tagpong yun mga ka-teammate. Nakakabilib. Walang sinablay. Pangalawa, sila-silang magkakakampi ang nagsasaksakan harap-harapan. Nagahalo kasi ang frustrations, pressure, at fatigue. Kaya kapag ka nagkukulaps ang depensa ng Minnesota, ay tinititigan ang errors ng bawat isa. So yun nga, kahit saang team kayo mapunta kung toxic at may hindi pagkakaunawaan ang dalawa o higit pa, ay wala talagang magiging direksyon yan mga ka-teammate. Actually sa Gobert-Anderson fight, bago mag-play-in ay na-trigger lang talaga ang dating gap sa dalawa. Nasa Memphis pa noon si Anderson at nasa Utah Jazz pa si Rudy Gobert ay talagang naghahalo na ang balat sa tinalupan ng dalawang mamang ito. Pansin ko din sa mga games nila kahit pa sa highlights, makikita niyong bihirang pasahan ni Anderson si Rudy Gobert. Expect natin na isa sa kanila ay lilipat o pakakawalan ng Minnesota Timberwolves next season kung pareho magmamatigas at hindi magbibigaya ng dalawa. Nanghihinayang tuloy ako sa Timberwolves at naisahan pa sila ng Los Angeles Lakers. Anyway, waiting naman ang Wolves kung sinong mananalo sa Pelicans at OKC. Pero sa playoffs, since tinalo nga ng Lakers ang Wolves, ay makaka-advance na ang Lakers sa playoffs at aharapin na ang mga mayayabang sa liga na Memphis Grizzlies. Sa series na to, quiet ako sa dalawang ito. Matek, wala akong bet sa kanila. Pero kung makakalaro sana sila ni Walker IV, mas baka magkaroon ako ng interes sa Lakers kahit papaano. Sa kabilang dako naman, it's D-White versus DJ. Well dito, D-White ako mga ka-teammate, alam nyo na. Syempre ayaw natin sa mga hambog, kaya go 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 Celtics tayo for today's video. And this time it's Julian Champagne. Samantala, deserve ba ni Julian Champagne ang full contract sa Spurs next season? Well, tingnan natin mga ka-teammate. Champagne is humble and teachable, consistent din, at kayang lumaro, it's either shooting guard or small forward. Kung bibitawan ng Spurs si Doug McDermott, ay magkakaroon na ng malawak na daan para makapasok ito sa Spurs at maisama sa main rotation. Pataas ang 3-point percentage si Champagne sa season na ito nalilipas with 40.7%. At karamihan dyan ay galing sa corner pockets at mula sa mga setup sa kanya. Kaya para sa akin, deserve na deserve talaga ni Julian Champagne ng full contract at mataas ang posibilidad na mangyayari yan. At ipapalit naman as two-way player ang mga makukuha ng silver and black sa paparating na draft. Taller elevate, getting in his face. Jones blocks Primo. Ano ang balita naman dito kay Josh Primo? Mga ka-teammate, ayon sa nakalap nating lehitimong source, ay patuloy ang pagdinig sa kaso ni Josh Primo laban kay Hillary Cotten. Talagang gustong madiin ng babae si Primo at pagbayaran ang di umano'y kasalanan nito sa kanya. Therefore, habang ongoing ang pagdinig ng kaso nitong si Josh Primo, ay hindi natin makikitang lalabas at hindi rin natin maaaring asahan si Josh Primo next season dahil kailangang ayusin ang gusot, linisin ang pangalan at patunayan niya ang kanyang sarili. Sinilip ko ang kanyang mga social media accounts. At yun nga, hindi na siya active sa Twitter at private na niya ang kanyang Instagram account. So bahala na ang langit kay Josh Primo. Pero sana, malampasan niya ang kanyang suliranin at makabalik siya sa NBA sa San Antonio Spurs. Shoutout sa iyo ka-teammate Casey Manahan, kay ka-teammate Kings and Queen. Shoutout sa iyo ka-teammate Edol Bagat, kay ka-teammate Manuel Castro, at kay ka-teammate Annika Araneta. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today and see you sa next video.